Mas nakilala at sumikat ang boxing dahil sa mga kapanapanabik na laban ng mga heavyweight division, partikular sa mga laban ni Mike Tyson at ni Muhammad Ali. Gumawa din ng kanilang sariling pangalan at nakilala ang mundo ng welterweight dahil kila Sugar Ray Leonard, Roberto Duran at kay Thomas Hearns. Ngunit ang mas tumatak at sinubaybayan ng buong mundo ay ang ginawang ingay ng rivalry nila Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather na nagtala ng pinakamataas na kita sa kasaysayan ng boxing. Kamakailan lang ay naglabas ng listahan ng top 10 greatest welterweight sa loob ng 5 dekada ang CBS Sports na mula taong 1970 hanggang sa taong kasalukuyan. Base sa ginawang pag-analisa ng 2 boxing analyst ng CBS na sina Brent Brockhouse at Bryant Campbell, pinagpilian sa 10th pwesto ang kasalukuyang unified champion na si Errol Spence Jr. na may hawak ng WBC at IBF title at si Terence Crawford na may hawak ng WBO title. Ngunit mas lumamang sa butuhan ang unified champion na si Errol Spence Jr. dahil mga mas notable ang nakalaban at tinalo nito. Kagaya nila Kell Brook, Lamont Peterson, Carlos Ocampo at Mikey Garcia. At sa huli niyang laban kung saan napanalunan niya ang WBC title nang talunin niya si Sean Porter. Kumpara naman kay Crawford na ang mga tinalo lang sa welterweight ay si Amir Khan, hindi kilalang si Kabalyaskus at si Jeff Horn kung saan napanalunan niya ang WBO title na may kontrobersyal na pagkapanalo sa ating pambansang kamao. Ang 9 sa pwesto ay ang Hall of Famer at binansagang Lone Star Cobra na si Donald Curry na naging undisputed champion noong 1985. Pinagharian ni Curry ang welterweight matapos bitawan nila Sugar Ray Leonard at Thomas Hearn ang trono na kapwa umakyat sa middleweight division. 8 naman sa pwesto ang tinalo ng ating pambansang kamao na si Miguel Cotto na mayagpag at pinangingilagan si Cotto buhat ng pagharian niya ang lightweight division. Hawak ang malinis na record na 27-0 hanggang sa pag-akyat nito sa welterweight division. Nakuha niya ang vacant WBA welterweight title nang talunin niya si Carlos Quintana noong December 2006 at naging mas matunog ang kanyang pangalan buhat ng talunin niya si Shane Mosley para depensahan ang kanyang titulo noong November 2007. Ang tanging naging talo niya lang sa welterweight ay buhat ng labanan niya ang ating pambansang kamao at ang kanyang kontrobersyal na naging laban kay Margarito. 7 pwesto naman ang tinaguriang golden boy ng boxing na si Oscar De La Hoya. Sa kanya minana nila Mayweather at ng ating pambansang kamao ang trono bilang isang pay-per-view king. Sumikat at naging boxing superstar si De La Hoya buhat ng talunin niya ang mga boxing legend na kagaya nila Pernell Whitaker, Hector Camacho at ni Julio Cesar Chavez Sr. 6 namang pwesto si Felix Trinidad. June 1993 na agaw nito ang IBF title kay Morris Blocker at 15 times niya itong dinepensahan hanggang sa makaharap niya at talunin niya ang kapwa niya wala pang talo na si Oscar De La Hoya para maagaw dito ang WBC at linya welterweight titles. Iniwan niya ang welterweight division na may malinis na record na 36-0 hanggang sa umakyat ito ng middleweight division na panatili pa nito ang malinis na record hanggang mag 40-0 bago siya tuluyang matalo ni Bernard Hopkins at maagaw sa kanya ang WBA title. 5 ay si Thomas Hearns. Naging masyadong mabigat para sa welterweight ang kanyang height na 6'1", ngunit naging advantage niya naman ito. Nagamit niya ang haba ng kanyang kamay para sa pagdepensa, sinamahan pa ng kombinasyon ng kanyang bilis at ng kanyang power. Dahilan para bansagan siyang welterweight destroyer, 4 beses niyang dinepensahan ang kanyang WBA title at 8 welterweight din ang kanyang pinatumba bago siya matalo kay Sugar Ray Leonard para sa kanilang unification bout noong 1981.
Ikaapat namang pwesto ay si Sweet Pea Fernal Whitaker, kilala sa pagiging maliksi, mabilis, one of the best defensive fighter ng kanyang henerasyon. Tinalo niya si James McGirt para makuha ang WBC at linear welterweight titles noong 1993 na hinawakan niya sa loob ng 4 taon bago siya matalo ni Oscar De La Hoya noong 1997. At ang 3rd pwesto ay ang nag-iisang 8th Division World Champion, ang ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao. Walang nag-aakala na mula sa flyweight ay paghaharian niya ang mundo ng welterweight division magmula pa noong 2008 nang talunin nito si Oscar De La Hoya at si Miguel Cotto. At ilang pang kilalang pangalan ang tinalo niya sa welterweight division, kagaya nila Joshua Clotty, Shane Mosley, Juan Manuel Marquez, Timothy Bradley, Brandon Rios, Jesse Vargas, Lucas Matisse, Adrian Broner. At ang panghuli nga ay ang nooy wala pang talo na isa din sa kanyang tinuruan ng leksyon na si Kip Thurman. Pangalawa sa kanilang listahan ay ang karibal ng ating pambansang kamao na si Floyd Mayweather na may record na 50-0 dahil sa husay nitong tumakbo, dumipensa. At ang mga tinalo nito sa welterweight ay sina Subjuda, Carlos Baldomer, Ricky Hatton, Juan Manuel Marquez, Shane Mosley, Robert Guerrero, Marcos Maidana, Andre Berto at ang kontrobersyal nilang laban ng ating pambansang kamao. At ang number 1 sa kanilang listahan ay si Sugar Ray Leonard na naging Olympic gold medalist noong 1976 at ang boxer daw na may perfect boxing skills na may pinagsamang speed and power at idagdag pa dito ang kanyang ring IQ. Nakuha niya ang kanyang unang championship title nang talunin niya ang nooy undefeated na si Wilfred Benitez noong 1979. Kabilang sa mga kilalang pangalan sa welterweight na kanyang tinalo ay sina Roberto Duran at si Thomas Hearns via TKO noong 1981. Ito ay base lang sa resulta ng kanilang pointing system, ngunit hindi pa tapos ang laban. Dahil ngayon ay namamayagpag pa rin ang pangalan ng ating pambansang kamao at patuloy na nagdadagdag ng mga pambihirang record sa welterweight division. Isa na rito ang kauna-unahang oldest welterweight champion. Gayun din ang kanyang bagong record na champion in 4 decades mula pa 1990 hanggang sa taong kasalukuyan. Maraming salamat po sa mga bago nag-subscribe sa ating channel. At shoutout kila Kyle Torres, Jim Merjan Sumawan, Jasper Bernaldo, at kay John Paul Pradya. At sa mga gustong magpa-promote at magpa-shoutout, comment down lang po. And again, marami pong salamat.